Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga malas at swerte na nunal mga bossing? Ito po ang aking topic mga bossing ko ay isa sa mga talaga namang marami akong nasaksihan na napakamalas kapag ikaw ay merong ganitong nunal sa inyo pong katawan o sa inyo pong mukha mga bossing. Ito po ay isa sa mga talagang pinaniniwalaan na proven na once na meron kang ganito mga bossing, magdasal ka ng temtem na hindi matupad po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, tapos gumawa ka ng mga iba pa ng mga pamamaraan para kayo ay hindi malasin. Dahil marami na po tayong nasaksihan mga bossing ko na may mga nunal sa mukha, sa katawan mga bossing ko na tunay naman na talagang malas. Marami mga pagsubok na pinagdadaanan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga malas at swerte na nunal, ito po ang ilan sa mga malas na dapat po ay makontra po natin ang kamalasan para hindi sa atin tumalab kung ano man yung sinasabi na malas kapag meron kayong ganito sa inyo pong mukha o sa inyo pong katawan. Isa sa talaga namang kapag nakakita ka ng ganito o meron kang ganito, magdasal ka ng taimtim na hindi matupad po ito at gumawa ka ng mga pangontra para hindi matupad ko ano man po ang mga kamalasan na sinasabi ng inyo pong nunal mga bossing. Unang-una mga bossing ko, kung ikaw ay may nunal sa tapat ng luhaan, ganyan po mga bossing, dito po sa may tuktok dito, dito, or kaya dito mga bossing, luhaan po yan, or patakan po dito, 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 negative po yan mga bossing. Dahil maaaring ikaw po ay makaranas ng kabiguan sa pag-ibig mga bossing. Hindi ka makatagpo ng tunay na pag-ibig mga bossing. Ngayon po, sinasabi nila na ikaw po ay, kumbagi, parang ang dating minsan, ikaw po ay, ikaw yung negative, di ko alam kung pwedeng banggitin dito, yung may negative sa inyo na mangyayari. Hindi po mga bossing, ikaw ay laging luluha. Ikaw yung, baga, kapag ikay mag-aasawa, nakakita ka ng ganun, huwag na, atrasan mo na. Kasi po mga bossing, marami na lang akong nasaksihan ng ganun. Lagi pong nagiging single father, single mother, laging ganun mga bossing. Siya yung, kung sino yung may nunal, siya po yung luluha lagi. Laging nagiging balo ka agad mga bossing. Maagang nawawala yung kanyang kapares mga bossing. Or kaya po nagkakaroon ng iba't iba pa mga pagsubok na paghihiwalay, awayan. Ang ending, luluha ka. Yung mga ganun mga bossing. Kaya, kumbaga ikaw yung luluha ka. Dahil, mawawala yung karelasyon ninyo. Yung karelasyon ninyo, hindi po siya yung, kumbaga yung iiyak. Ikaw yung iiyak kasi lagi kang iiwan ng inyong karelasyon. Kaya hindi po maganda yan mga bossing ko kapag nakakita ka ng ganyan or kayo po mismo. Ngayon, paano natin kukontrahin kung ikaw naman ay may ganyan? Baka kinabahan kayo mga bossing. Kalma ka lang. Basta ikaw po mga bossing ko hindi nakakalimot magdasal. Ikaw po ay gumawa ng ganito mga bossing. Kayo po ay maligo ng as in, kada Tuesday or Friday, maglagay ka sa timbang tubig at ipampaligo nyo po yan mga bossing. At paulit-ulit nyo sabihin na hindi na kayo mamalasin sa pamamagitan nito. Makokontra kung ano man yung nunal na ano po sa inyo, nakadikit sa inyo pong balat, makokontra yan. At instead na malas ay puro swerte ang dumating po sa inyo. Lahat naman po ng mga nagaganap sa atin ay may mga pag may solusyon. Kaya kahit may ganyan kayo, baka panghinaan ka ng loob, isipin mo wala ng solusyon, may solusyon po yan dyan mga bossing. Kaya kaya nga po nabanggit ko sa inyo, bukod sa panalangin, maligo ka na may kaparanggot na asin kada Tuesday or Friday. Kung gusto nyo, araw-arawin nyo, lalo na kung nakakaranas ka na ng mga pagsubok sa inyo pong buhay mga bossing. Para ma-wash out yung mga negatibong yan mga bossing ko na sinasabi nga na isa sa mga pinakamalas. Pero marami na akong mga kakilala na parang marami-rami na po rin yan na may mga nunal sila dito mga bossing at talaga namang dumadaan sila sa pagsubok, laging lumuluha mga bossing sa kanilang karelasyon dahil maaaring maaga itong nawala, maagang pumanaw, iniwan sila, napakarami ng mga pagsubok na pinagdaanan, ganun po mga bossing. Yan po ang isa sa mga marami na ako nasaksihan na talaga namang
hindi ganun kagandahan. Pero syempre, may pangontra po dyan mga bossing. Kagaya nabanggit ko nga po sa inyo, para makontra po yan mga bossing. Kasi baka mawalan ka ng bagay pag-asa, sabi niyo, ay malas eh, ganyan. Hindi po, walang malas, puro swerte, kontrahin po natin yan. At syempre, huwag kang makakalimot, magdasal. Yan po ang isa sa mga numero uno na hindi maganda, talagang tunay na malas, kapag meron kang ganyan sa inyo po mukha na tapat po ng luhaan. At ito pa mga bossing, kapag ikaw naman mapakanan or mapakaliwa, kasi minsan may sinasabi na kapag ikaw ay may nunal sa kaliwa, ikaw ay pagkabatugan. Pag ikaw naman ay may nunal sa kanan, ikaw po daw ay masipag. Yung mga ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, anot ano man, basta't may nunal ka sa inyong pong balikat, ang ibig sabihin po niyan, pasan krus mo ang inyong pamilya or marami kang pasan krus, marami sa iyong naasa. Kapag mayroon kang nunal sa inyong pong balikat, mapakanan or mapakaliwa mga bossing, marami na rin ako nasaksihan na ganyan, na may mga nunal na ganyan. Marami siya mga pagsubok na pinagdadaanan at balikat niya lahat ang kanya pong pamilya. Marami siya iniisip, lalo-lalo na sa dahil nga po sa siya yung sumusuporta, siya yung nag-iisip ng siya yung mga breadwinner, siya po yung nag-iisip ng gastusin sa araw-araw, yung mga ganun mga bossing. Marami siya mga iniisip kasi marami siyang pasanin sa buhay. Kapag meron kayong nunal sa kanan or kaliwa, yan po ay prove na. Yan po ay ilan sa mga negatibo mga bossing kapag meron kang ganyan mga bossing sa inyo pong balikat mga bossing. Pero syempre mga bossing, kagaya napanggit ko sa inyo, huwag kayong malulungkot, baka sabihin nyo, ay wala na akong pag-asa, ang dami kong pasanin, ganyan. Hindi po mga bossing. Kasi sa inyo rin naman ang swerte po niyan mga bossing. Yun naman ang pinaka-ano nun, kasi tumutulong kayo na sa inyo ang swerte. Pero may mga pangontra rin po diyan para hindi naman grabe-grabe ang mga maging pasanin po ninyo sa inyo pong buhay. Ganun din po ang gawin po ninyo. Every Tuesday or Friday, maglagay ka ng konting asin sa timban tubig para maalis kung ano man po yung mga pagsubok yung pinagdadaanan, lalo na yung mga pasanin nga po sa buhay. Yan po yung mga ilan mga bossing ko. Ito pa mga bossing, kung halimbawa ikaw ay may negosyo, naghahanap ka ng tao na okay sa inyo mga bossing. Unang-una mga bossing ko, may kaugnayan po to sa nunal mga bossing ha. Unang-una mga bossing ko, tignan nyo po kung malikse. Kasi kapag malikse ang tao, ibig sabihin yan, maaaring matangay ang inyong negosyo, mabilis ang takbo ng magandang kapalaran. Unang-una, siya po ay wala pong nunal sa kahit anumang sa daliri, mga bossing. Kasi sinasabi po nila, hindi daw mapagkakatiwalaan ang may mga nunal sa daliri, mga bossing. Pero syempre, kapag may ganyan, malabawa, malapit sa inyo, kapatid nyo, or sino man po yan, may nunal sa daliri, baka pag-isipan nyo ng masama. Ngayon po, may mga pangontra rin po dyan, mga bossing. Lagi ka lang maglalagay ng tubig na may barya or piso sa tubig, mga bossing, kung saan man kayo merong negosyo para maiwas kayo sa mga manluloko. At ganoon din po, kung halimbawa, talagang hindi mo siya matanggal dahil mabait naman po siya, parang feeling niyo okay naman po siya, maglagay ka lang ng ganyan para pangontra mga bossing. Ayan po yung mga ilan sa hindi po ganoon kagandahan ng mga nunal na meron sa atin or sa mga empleyado mga bossing para tayo ay maiwas sa mga problema. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganyan, yan po yung mga ilan sa mga malas, talagang proven. Marami na akong mga nakitaan ng ganyan mga bossing na hindi ganun kagandahan mga bossing, lalo na ang mga nunal na ating nabanggit. Kaya kung kayo po naniniwala mga bossing, yan din ang mga pangontra natin dahil lahat naman ng problema ay may solusyon. Subukan nyo po yan mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala, good luck po sa inyo po lahat!